mas lumakas pa ang bagyong Auring at isa ng tropical storm category. Lumakas pa at isa ng tropical storm category ang bagyong Auring. Sa ngayon ay wala pa namang nakataas na tropical cyclone wind signal sa kahit saang bahagi ng bansa. Huling namataan ng pag-asa ang sentro ng bagyo, 685 km east-southeast ng Hinatuan, Surigao del Sur. May lakas ito ng hanging umaabot sa 65 km per hour at pagbugsong nasa 80 km per hour at mabagal na kumikilos pa northwest. Habang papalapit sa Mindanao ay posible pang lumakas ang bagyo bilang severe tropical storm bago ito posibleng maglandfall sa Caraga Region sa Sabado ng gabi o kaya sa Linggo ng umaga. Pagtama nito ay dire-diretso ito sa Visayas patungo ng West Philippine Sea. Kung tatama ito sa Surigao del Sur, dadaan ito ng Southern Leyte, Bohol, Cebu, northern part ng Negros, tatawid ng Panay Island bago pumunta sa Mindoro. Pero merong area of uncertainty na kung saan posible na ang sentro ng bagyo ay hindi tumama sa Surigao, kundi sa Davao Region o kaya sa Eastern Visayas, kaya maging handa po tayo. Asahan naman ang mga pag-ulan sa Mindanao, sa Caraga Region, Northern Mindanao at Davao Region na hindi pa direktang epekto ng bagyo, kundi true o extension pa lamang ng papalapit na bagyo at posibleng mga thunderstorms ang mga ito. Sa Visayas, halos walang ulan sa malaking bahagi, kung meron man ay mahihina lamang sa Leyte, Samar Provinces, maging sa Negros Island. Ang magpapaulan naman sa Luzon ay hanging amihan, na kung minsan ay may malalakas na pag-ulan sa Cagayan Valley, Cordillera, ilang bahagi ng La Union, Aurora, Quezon at Mindoro. Pero sa Bicol Region at Central Luzon ay halos walang ulan. Habang sa Metro Manila, mananatiling maulap at mababa ng chance ng ulan sa malaking bahagi. Pero kung magkakaroon man ng pag-ulan ay posible sa Quezon City at Marikina na mahihina lamang. Dahil sa amihan at papalapit na bagyong Auring, napakaalon po ngayon sa mga baybayin ng Ilocos Region, Cagayan Valley Region, Aurora at silangang baybayin ng Quezon, Bicol Region, Eastern Visayas hanggang sa Caraga at Davao Oriental. Magiging maalon din sa iba pang baybayin ng bansa, pinapayuhan na huwag munang pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat. Bukas ay unti-unti na nating mararamdaman ang ulang daladala ng bagyo sa ilang bahagi ng Mindanao, sa Caraga at Davao Regions, maging sa Northern Mindanao. Pero ang malalakas na ulan ay daladala pa lamang ng papalapit na bagyo. Sa Sabado, mas malakas na ulan na ang inaasahan sa malaking bahagi ng Mindanao, lalo na sa Caraga Region, Northern Mindanao, Davao Region, Eastern Visayas na pwedeng magdulot ng mga pagbaha. Sa Linggo naman, habang tumatawid ang bagyo sa Visayas, posible ang matitinding pag-ulan sa Northern Mindanao, Caraga Region at sa halos buong Visayas. Kaya maging handa po dahil maaaring magdulot ang mga pag-ulan ito ng pagbaha at landslide. Muli, pinapayuhan po ang lahat na maging maingat at patuloy pong mag-monitor sa lagay ng ating panahon.